Isang magandang morning, mga kabrigada, bangon, kilos, galaw, kahit malamig ang panahon ngayong araw ng Wednesday, February 15, 2022, mga kabrigada, na i-survive natin ang Valentine's Day na hindi tayo masyado naging bitter, hindi tayo masyado na-affect ng mga nag-date, ng mga magjo-jowa, mga kabrigada. Katong mga single gahapon, natulog lang dyan sila sa'yo, 4 pa lang, nangatulog na sila, mga kabrigada. Karon tulog gahapon sila, kaya basig late pa, basig di pa nila madawat, mga wala sila ika-date. Pero bitaw, mga kabrigada, kahapon may mga kabrigada tayong kahit single, may natanggap ng mga regalo mula sa kanilang mga kaibigan, katrabaho, sa kanilang mga work mismo. Katulad dito sa amin, ang aming HR department ay namigay ng chocolates and pa-heart na mini stuffed toy. Kaso hindi ako nakatanggap. Bakit kaya? Wala din daw natanggap si Roland Lee. Oh, may something in common naman kami. So mukhang yun ang ating dahilan. Kaya wala na. Magahit man daw ulo. Matubag man dyan. Sige, mga kabrigada. Belated happy Valentine's Day sa inyong lahat, mga kabrigada. Kasama kapiling ka, jamming ka, bandin nyo na nga DJ Justine Manansala sa programang Just In dito sa Brigada TV. At ngayong morning na to, mga kabrigada, muraga, dagandagan dyan, taghihisgutan, no? Una dyan, kamusta po ang naging Valentine's Day ninyo? Ako kahapon, syempre buong araw nagtrabaho ako. Tapos nung gabi, nag-host ako ng isang event, ng isang hotel sa Gensan, na yearly ko na ginagawa. So, hello sa lahat ng mga naki-feeling love is in the air sa akin last night. At syempre, kasama ko ang wife ko kahit nag-work kami, nandun siya sa gilid. No? Tapos inutusan niya ako na kuha ka ng ganito, pagkain. Magkakaikog na akong nagwapod ko dito. Kaya syempre, Valentine's Day man. So, antos-antos, tanjita. Gusto po na ako pasalamatan ng Little Hands Obsession at ang Flower Works PH at ang La Greta Perfume. Nagpadala sila ng regalo para sa asawa ko. Nakatipid tayo, guys. Oo, walang gastos. Pero, bitaw, mga kabrigada, mamahalin man, mumurahin, simple, bonggang ibinigay sa inyo. It's the thought that counts. Na naalala kayo ng mga taong nagmamahal sa inyo. Kahapon dito sa Brigada Mornings, nanguakog mga bulak nila. Ipanghatag na ako sa mga babae sa BTS. So, kilig-kilig sila. Hindi nila alam, ninakaw ko lang yan. Pero mga kabrigada, ang mahalaga, naalala natin na mahalin at i-remind ang isa't isa na may nagmamahal sa kanila. Yun ang pinakakailangan natin ngayon sa mundong puno ng hate, sa mundong puno ng kalungkutan, mga kabrigada. Let's spread love at iparamdam po natin sa mga tao that we care for them, mga kabrigada. Pwede din natin silang regaluhan ng Citro Plus with Zinc Capsule para maligo ng ilang immune system. Ang Citro Plus with Zinc Capsule, ascorbic acid po ito na may zinc na makatabang dyan mapaligo ng immune system sa atong mga kabrigada nga nagagawas. Katulad karon, ulan kaayo, di ba? Gamay ulan, maghilantan, be, dayon ta mga kabrigada. Ang uban po, pag sobra kainit ang panahon, usahay, musulod sa aircon, magawas po sa init, mao na makatrangkaso mga kabrigada, mao dapat i-strengthen dyan nato atong defense, inom taog Citro Plus with Zinc Capsule. Sa mga kabrigada natin online, pwede nyong i-like and follow ang aming Facebook page, ang Just In, na meron ng more than 100 likes, mga kabrigada. In just, you know, parang 2 months, naka 100 likes na tayo. So please like and share our Facebook page, mga kabrigada. At pwede din kayo mag-text sa aming text line 0939-351-9760. Again, 0939-351-9760. Samantala, narito na ang ating Just In Chika. Mga kabrigada, gideklara ang special non-working holiday ang February 27, 2023 dinhi sa Gensan. Sa inilabas na Proclamation No. 157, dineklara ang holiday o special non-working day sa General Santos City para magbigay daan sa selebrasyon ng 84th founding anniversary at 34th Kalilangan Festival. Naku, wala na kayong dahilan para hindi makaselebrate, mga kabrigada. So, mamasyal tayo sa ating Kalilangan Festival, February 27. Ito din yung culmination ng ating festival dito sa Gensan. So, let's celebrate Kalilangan and hopefully sa mga susunod na araw, maka-invite na tayo ng ating mga representatives mula sa organizing committee ng Kalilangan Festival para ma-discuss ang mga activities na meron ang ating festival this year. Samantala, narito na ang ating lagay ng kapalaran. Sa
mga Aquarius, isang Sagittarius ang magbibigay ng problema. Lilibangin ka naman ng isang Taurus. Magiging masaya ka pa rin sa kabila ng makakasagupang unos. Magpahinga kung pagod. Alalahanin ang kalusugan. Lucky numbers 4, 10, 24, and 30. Lucky color, avocado green. Sa mga Pisces, bugbog sarado ka sa usap-usapan ng mga kapitbahay. Move on at sikapin na maitama ang lahat at magpakatotoo ka. Lucky numbers 11, 20, 37, and 39. Lucky color, white. Sa mga Aries, ang simpleng pamumuhay ang mas makapagpapaligaya sa iyo. Mag-ingat sa tuwina, lalo na sa mga kakakilala lang. Lucky number 6, 9, 23, and 38. Lucky color magenta. Sa mga Taurus, ang makipagchismisan sa oras ng trabaho, lalo na kung nag-o-overtime, ay dapat iwasan. Alalahanin na may nagmamasid. Lucky numbers 4, 14, 28, and 38. Lucky color lavender. Sa mga Gemini, magdesisyon ka na. Kung puro sakit ng ulo, inaabot ka sa kapartner, huwag mo siyang panghinayangan. Lucky numbers 18, 23, 30, and 41. Lucky color blue. Sa mga Cancer, walang dapat alalahanin. Sapat ka sa lahat ng bagay. Huwag lang pasukan ng malas. Magpahinga kung kailangan. Lucky numbers 22, 13, 17, and 28. Lucky color turquoise. Leo, tumupad ka sa iyong pangako para hindi maulit ang pagtatampo ng minamahal. Maging tapat sa sarili o sa salita at sa gawa. Lucky numbers 2, 22, 31, and 41. Lucky color green. Sa mga Virgo, bukal sa loob na gustong makatulong, ngunit kapos rin sa sarili. Hindi masama ang tumulong, wag lang magpabaya. Lucky numbers 8, 15, 24, and 35. Lucky color blue. Sa mga Libra, magiging establisado sa trabaho at pag-ibig. Kaya walang dapat alalahanin. Kung nahihirapan, solusyonan. Lucky numbers 4, 18, 28, and 34. Lucky color green. Sa mga Scorpio, iwasan muna ang balak na paglalakbay dahil negatibo ang resulta sa sadya. May importanteng dapat harapin. Lucky numbers 7, 15, 35, and 36. Lucky color purple. Sa mga Sagittarius, kayang-kaya mong magantihan ang kabutihan ng mga tao na nakaramay sa problema noon. Isagawa ito kaagad. Lucky numbers 2, 18, 28, and 36. Lucky color indigo. And finally, Capricorn, kung may mga mag-aalok na magandang pagkakakitaan, pag-aralan muna bago sunggaban. Taglayin ang karunungan. Lucky numbers 2, 10, 18, and 41. Lucky color red. Yan po lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Wednesday, mga kabrigada. Maulan sa labas, huwag kakalimutan proteksyon na ng mga sarili. Inom ng Citro Plus with zinc capsule dahil ito ay makakastrengthen ng inyong defense. Maraming bagay at pangyayari daw sa buhay natin ang malimit na isasantabi. Ngunit, ang pagiging ina kailanman ay hindi maipapanghuli. Sa kabila ng hirap ng buhay ngayon, ang maayos na paglaki pa rin ng anak ang uunahin. Sabi nga, isusubo na lang daw, ibibigay pa sa anak. Patunay lamang ito ng tinatawag na unconditional love ng isang ina. Magandang umaga sa lahat ng mga nanay, mommy, mama na pagod na sa mga pagkarga at pag-asikaso sa mga anak. Pero, kayang-kaya dahil sa alaga ni inay, ang brigada ay kaagapay. Samantala, mga kabrigada, kung maaalala niyo po, noong January 21, 2023, nilunsad po natin ang ating advokasyang End Stunting Now kung saan hinihikayat natin ang mga magbubuntis, ang mga buntis, ang mga manganganak, magkakaanak na alagaan ang kanilang mga sarili at ibigay ang tama at kailangan ng kanilang mga anak habang nasa sinapupunan pa at sa kanilang unang 1,000 days. Napaka-importante po nito, or let's say napaka-crucial po nito, mga kabrigada, because dito nila kukunin yung mga nutrients na kailangan nila as they grow older. So para hindi maging bansot o biktima ng stunting ang inyong mga anak, samahan niyo po kami sa ating advokasyang End Stunting Now in the Heart of Changing Lives. Samantala, mga kabrigada, mamaya-maya ng konti, isang actress at vlogger ang makakasama natin na pride ng General Santos City, Rica Balls, live dito sa Just In. Sa pagbalik sa programa nato, diri mga kabrigada, ato siyang kilalano na i-walk niya tayo sa kanyang journey sa pag-aartista, sa pagiging vlogger, at kung paano ba siya nagsimula. Tanan sa pagbalik sa Just In with Justin. Just In.
7:54 na. Ngayong morning, mga kabrigada, atong makauban ang usa sa mga kilala na ngayon sa mga TV networks at syempre sa vlogging industry na taga Jensen mismo live. Ngayong morning, si Rica Balls, ang babaeng may balls. Good morning! Good morning! Ayun, sige. Rica, pag-usapan muna namin bago ka namin nakilala, Rica Balls. Sino ba si Rica sa behind itong fame na to? Yes, actually I started with Melay. So I started working with her on ABS-CBN. So sila nag-post before sa akin na mag-vlog, okay. And then afterwards, iba nag-close yung ABS-CBN. So nag-independent na ako din. So nag-start ka to work for her, tapos syempre na-expose ka. Tapos natututo ka din at the same time habang siya nag-aaral din, nalilearn mo rin. Ganun yun eh, di ba? So magaling na strategy yun na you learn habang hindi pwedeng dito lang ako. Kailangan mag-level up. Actually, very accidentally, na-realize sa sarili ko, ito pala yung gusto kong gawin. Sometimes life is actually parang akala mo may limitation yung kaya mong gawin. Pero na-realize ko every day kasi behind the camera ako lagi. So alam ko yung mga technicalities na ginagawa. So later on, natutunan ko rin kung paano siya gawin. Actually, lagi ako pinipilit nila before to do this. Sige na, ikaw na. Kasi nag-guess ako before sa Magandang Buhay eh. So pinipilit diba extra paano gawin. So later on, nung na-realize ko na gusto ko pala talaga siyang gawin, naging masaya ako. So, and mas inaral ko pa siya ng mas inaral. So, ayun siya. So, hanggang ngayon nag-learn pa rin. Learning process. Pero bago yung work mo for Melay, bago siya naging artista, anong work mo before? Actually, I am a makeup artist. Hair makeup artist. Dito sa Jensen. Okay. So, sa mga weddings, mga ganun. Lahat. Beauty pageant. Nag-makeup. So, yun ang pangkabuhayan mo noon. Sige, so pumasok sa bilang staff ni Melay, tapos ngayon may sarili na. Okay. Ano yung pinaka-unang lesson or one great lesson na na-learn mo from your experience working for Melay sa kanyang environment? One great lesson, very, malalim. Malalim masyado yung question. Na parang, ganito pala. Sa kanyang trabaho, sa kanyang, industry. One great lesson is actually, be kind always. And never think that you are more better than anyone else. And stay humble. Yun, be kind always. And ako, marami kailangan yan. Roland, be kind always. So, ba na ugali nito eh. Pero eto na. So, nung pumasok ka, paano nag-joke sa'yo? Ano yung parang turning point mo na, okay, gagawa na ako ng vlog? I'm brokenhearted. Kailan yan? Last pandemic. Okay. Brokenhearted ako, nawalan kami ng trabaho sa ABS-CBN, nawalan din yung negosyo kong tuna. Kasi nagtutuna ako before sa Manila. Ako nagsusupply from here. Di ba nawala yung yung air trap, yung... Biyahe-biyahe. So, nawala lahat. Afterwards, sobrang broken ako. So, hindi ko alam kung saan ako patungo. Hindi alam kasi maka-MMK, no? So, listi ko yung pagsusulat alone. And then later on, kinuha ako ni Direk Easy for her hello sa first kong exposure sa movie, which is ang sa Netflix, BXJ Forever. Doon ko afterwards doon, after ko nag-acting doon, eto pala yung gusto kong gawin. So, in-embrace ko na. So, gumawa ako ng sarili kong YouTube channel. Which is ang Rica Balls, ang babae may balls. And then eventually, ang audience ko pala nasa Facebook page. And then afterwards, kung gumawa ng isang vlog doon sa Facebook page, kinuha ko na isang skincare company. Which is ang Case by Nature na hanggang ngayon, in-endorse ko. So kailangan nung mga ganun eh, brands para mabuhay. Hindi naman always may movie. Correct. Hindi always may mga racket, diba? So kailangan natin ng mga brands, lalo na sa mga vloggers. Pag-usapan natin yun, kamusta ang kita? Kunyari ako, may negosyo ako na, uy Rica, gusto ko sana i-feature mo to. Paano tong arrangement? In terms naman sa kitaan, in terms sa brand, medyo masasabi ko, mabuhay talaga, maayos. Kasi it's a two-way working process. For example, gagamitin mo yung channel ko, page ko, platforms ko, to promote your brand. So, dalawang, kumbaga, magandang combination ng trabaho. Ang effect for me as an artist, so effect for you as a brand both owner, meron. Both
kikita tayo. Ayun, okay. So, ganun pala yun, mga kabrigada. So far, may mga pumapasok naman ng mga brands aside dun sa yung skincare. Yes, so far, thank you so much, Lord. Meron naman. Meron, okay. At saka minsan nga na ina-ask ko yung sarili ko, tunay ba nakukunin? Kasi siya yung nagda-doubt yung sarili mo, no? Sure ba? Sure ba mo? Maulawan ko. Ganyan din ako. Nangyayari, ini-invite ako sa mga opening ng mga negosyo, tapos mag-vlog ka. Tapos sa isip ko, sure ba? Vlogger ako? Ina-ask ko sarili ko, hindi naman dina-doubt. Sometimes kasi, hindi mo akalain na may mga brands na lumalapit sa'yo. Ita-trust ka. Ita-trust ka for a big company. Diba? So, masabi ko lang, meron akong pumasok bago lang. Pwede ko lang sabihin, may isip ko lumapit sa efficacent oil. So, may mga sabi ko, sure ba kayo? Sure ba kayo? Haplasan ko ninyo. Sige. So, at least, diba, may mga, meron na. Slowly. Meron na. Kasi hindi naman agad-agad yan eh. Gaano katagal bago mo na-achieve yung may pumasok na brand? Una-una, I'm really lucky kasi merong isang company na tiwala sa akin, which is ang Case by Nature, for 1-year contract. So matagal-tagal. Matagal-tagal. So, sure-sure na 1 year. Sure-sure na 1 year, buhay ako. Ganon. So habang ginagawa ko yun, mas na-realize ko na mas the more pala, pag hindi ka pa kukunin, the more mo mas galingan pa. Para mapansin ka. Para mas mapansin ka. Ganon pala. In a good way. So ako, na-realize ko, pag may gusto ako isang project, tapos hindi ko nakuha, challenge siya for me. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi pa ako sapat. Kulang pang ginagawa ko. Mm-mm. Kulang pa, so kailangan mas galingan ko pa. Mm-mm. Saan pa ang mas ipa-better me as an artist. Okay. Kanina nga, off-air, mga kabrigada, pag-uusapan namin ni Rica na napaproud siya na meron ng channel, TV station dito sa Gensan. How does it feel para sa'yo na nagaling ka na dun sa malalaking networks eh? Uh-oh. Na makita na, meron sa Gensan. I feel so proud. Mm. Una-una, proud ako kasi I'm from General Santos City. Mm-hmm. So, saan kayo sa Gensan? Dito ako sa Barangay Kalumpang. Kalumpang, okay. So, napaproud ako kasi there are a lot of local artists na kailangan munang pumunta ng Maynila. Mm-hmm. Makipagsapalaran, sobrang gastos, malayo sa pamilya, para lang to showcase our talents. Uh-huh. But today, nung time na in-invite ako ng mga program ng Brigada News TV, sobrang akong napaproud na pag ganun-ganun na lang ako. Pag may, last time, nag-shooting ako under Viva na movie, tapos ngayon, balik ako ulit kasi may BTS tayo. And then ngayon, dito ako ngayon sa Just In. Na-realize ko, tapos maraming kumukuha sa akin ng mga nagpapavlog dito. Dito, sa local. Napaproud ko, ginagalingan ko kasi ayoko nang umalis. Na-realize ko, galing ako. Na dito na lang. Dito na lang ako. Mike, paano mo i-compare yung buhay sa Manila and buhay sa Gensan? Mako-compare ko siya, sobrang mataas yung competition on sa national level. Grabe, ibang level. Sobrang ibang level. Uh-oh. Kaya nga sometimes nakakalungkot as an artist. May iba na kailangan talagang lunukin lahat ng mga pride, lahat ng pagiging ikaw, para lang talaga makipagsapalaran. Pero for me, that's why, lagi kong sinasabi on air, lagi na thank you so much for God at TV. Kasi niluwagan mo yung buhay ko. Totoo. Alam mo yun? Aside from my own platform, I have Brigada TV, local news channel. Na nandito ka lang with your family. With my family. I have my choice in life na. Hindi na kailangan pa makipagsiksikan, if ever, no? So, ngayon, so full-hearted nakasupport talaga ako. Sige. Yun, nabanggit yung mga kabrigada na hindi ganun kasimple ang competition doon. Kasi marami magagaling. Super. Lahat magmamagaling talaga eh. Super. Kailangan papansin ka talaga doon, di ba? So, mahirap. So, at least meron tayong Brigada TV that we have our own na ang daling mag-audition para sa mga contestants na nandyan lang. And, pa grand finals na ang Brigada Tanghali Saya. Abangan nyo po yan, mga kabrigada. Eto na lang, Rica. Ano pa ang plano mo in the future? Ang plano ko in the future as an artist, I want to become a superstar in terms of an acting. Mm-mm. Kasi matagal kong hindi tinanggap sa sarili ko at in-embrace na gusto ko palang mag-umarte. Mm-mm. Gusto ko talaga maging artista pala. Mm-mm. So ngayon, right now, na meron ako unti-unting mga projects na ginagawa po unti-unti, inagalingan ko talaga siya. Kasi ibibigay mo talaga ang lahat. Todo. Hindi naman kasi agad-agad yan eh. May interview nga si Dimples Romano na hindi always magsashine ka, di ba? So slowly, dahan-dahan, maging patient lang. Correct. At saka the way times nag-slowly siya dumarating sa'yo, the more mo na-appreciate ang buhay. Yes. Na life is not like on the spot. Agad-agad. Life is a process. Yun. So habang pinoproseso yun ng Panginoon for you, nagiging better person ka. Minumold ka. Minumold ka sa dapat mong papunta. Kasi pag ibigay na yun ni Lord, deserve mo na yun. What do you consider na biggest project mo? Biggest project ko is actually yung nakapasok ko sa GMA.
kasi actually is really GMA Regal Studio Presents. Movies, ito, movies. Movies at saka teleserye. So yun ngayon, ang pinaka-latest kong ginawa, which is ang sinampal ako ni Miss Jackie Lublanco. Talaga? Grabe, pagsampal talaga niya sa akin. Namanid ka. Oo, hiningi ko talaga sa kanya na kay Direk AC Ferrer na sampalin ako direct. Kasi, please lang. Oo, please lang. Kasi syempre, pagalingan naman ng veteran actress na si Miss Jackie Lublanco, hindi naman, kung hindi gagalingan, hindi rin yung impact sa pagiging artista ko, di ba? Malaking ano yun, tulong. Tulong, sa malaking tulong. Sa growth ko. Sana artist. Sinampal mo din siya para mas malaking issue. Bakit na ako sinampal? Ganun. Sige. Wala sa script. Meron tayong tinatawag na hashtag Just Challenge. So may challenge kami para sa iyo ngayong morning. Ito na ating hashtag Just Challenge. So dahil kakatapos lang ng Valentine's Day, ano yung, sabi mo na brokenhearted ka, di ba? Yes. Ano yung song mo for that person who broke your heart? Oh my God. May song ka ba? Lagi ko nakakalimutan, pero actually, very, ano siya, Adele. Adele na song? All I Ask. Sample. Ay, may sample pala. Totoo, tunay. Yes, tunay. Tunay pala to? Sige. Ilalabas ko pag yung artist ko talaga. For the singing. For the singing person, totoo? Sige. All I asked is Eve. This is my last night with you. Tinanong mo talaga siya if last night na to. Sakit naman. Kailan to nangyari? Pandemic. Mm-hmm. So, wala na kayo communication ngayon? I think may communication kami nung last time sa Manila. Pero very friend na lang talaga. Kumustahan, very friend. Kasi tapos na talaga ako sa akin. We're done. Tapos na ako sa stage rin ng pain. We're done on very happy ako ngayon kasi nga tama yung decision ko sa buhay. So at least, di ba? Andun ako. Masakit lang sa umpisa pero marirealize mo, buti na lang. Buti na lang. Walang nagpapakilig kay Rica ngayon. Actually, meron. Ay, talaga? Guwapa kay taga dito. Hindi. Manila din. Hindi, ibang bansa. Foreigner. Yes, may boyfriend ako foreigner. Pero, syempre, ando na rin ako sa status na hindi ko na rin to unang foreigner boyfriend. Okay. So, meron akong minomold na sana siya na Lord. So, inantay ko pa siya. Antayin natin. Together. Sige. Meron din tayo isa pa ang ating Ansabe. Ansabe? Dito sa Jensen, may mga vloggers na nagkakairingan dahil, masyado daw yung iba nag-a-avail lang, nagpapalibre lang. Anong say mo sa mga ganun? Kasi syempre, minsan i-offeran ka talaga, kumain ka naman, nag-dine ka, magbabayad ka bigla. Sir, wag na lang daw po kayo magbayad. Ganun. May ganun ginagano sa company? Ginaganon din. Sa mga restaurants, minsan, wag na lang po kayo magbayad, parang mag-vlog na lang kayo about us. Yes, for me naman, on the spot, kung sasabihin ako ng gano'n, actually, magde-decline ako. Kasi as an artist din, vlogger artist, kailangan may sarili talaga tayong agreement. Totoo. Okay. Hindi pwedeng, hindi to worth it ng aking vlog ko. Tigilan niyo ako. Yes, to be honest naman. Kailangan so yun. Kasi may legal talaga tayo. Tama. Kasi we are here for work, hindi naman tayo nandito lang na char-char lang. Tapos ang bill mo, 180 lang, tapos papavlog nyo. Yes. Thank you lang. Bayad lang ako. Bayad lang ako. Diba? Tama. Tama. To be honest, diba? Ayaw ako maging ipokrita dito. Oo, nai-avail mo. Tama. Sige. Paano kunyari, merong isang restaurant na nagpa-vlog, magbabayad. Kasi hindi ka naman talaga nasarapan sa pagkain? Well, actually, to be honest, kailangan ko talagang gawin kung anong agreement namin. Kasi sa agreement namin, kailangan kong i-promote in a very, very nice aggressive way na may effect naman na positive. Kasi it's two-way factor kasi yun. Sa'yo din magre-reflect yun. Yes, kung walang reflection sa kanila. Kasi I know it, as a business owner, I've come to think na magka-friends lang yan lahat. So, kailangan mo galingan lagi. Kasi para i-recommend ka lang yan. Mag-connect lang yan lahat. So, kailangan mo galingan lagi. Kaya para i-recommend ka rin sa ibang company. Tapos, bigla mo sinabi, yung hindi masyado masarap. Bakit may lasang siya? Mapait, ganyan. Sige. Rica, marami pa tayo pwedeng pag-usapan pero wala na tayong sapat na oras. Yes. Invite mo sila to follow you sa mga social media accounts. Yes. Gusto ko lamang invite kayo, guys, dyan. Follow my Facebook page, Rica Bowles, ang babaeng may bowls. Actually, lahat ng mga vlog content ko doon, especially the company, mimigay ako ng mga pa-Gcash, giveaways. And right now, I'm having a birthday vlog celebration. So, tatlong episode yon. Pupuntahan ko kayo mga tri-season
bicycle driver, jeepney driver, at sa lahat mga estudyante dyan, mamimigay kami ng mga cash prizes at saka mga giveaway. Items. Kailan ang birthday mo? February 27. Kalilangan. Yes, kalilangan. May pa-holiday pa. Kalilangan baby pala ito. Sige, maraming salamat, actress, vlogger, Rica Balls, ang babaeng may balls. I-follow niyo siya sa Facebook, mga kabrigada, pati sa YouTube, pati sa TikTok para good vibes kayo. Kagabi, sinok ko siya meron ako nakita doon. Artista ka? Yeah. Tapos nireply mo siya ng scene sa isang, yung sa karinderiya. Oo, karinderiya queens. Kami na Maxine Udina. Talaga? Kaloka. Sige, mga kabrigada. Kada mubalik pa ang Just In with Justin. Bunuti natin ang ating winner sa Manood at Manalo Brigada TV. May papremyo. Bunot tayo ng isa, mga kabrigada, ha? Na mananalo ng 500 pesos. Dahil eto po sila ay mga nahuli nating nanonood ng Brigada TV. Ang coupon number niya, 01969, Condrada Malinaw. Congratulations! Condrada ba? Condrada Malinaw, congratulations. May 500 piso po kayo dito sa Brigada TV na pwede ninyong i-claim Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 4 ng hapon, at hanapin mo lang si Miss Rio. Samantala, narito pa ang listahan ng mga kabrigada nating winners na hindi pa nakiklaim ang kanilang papremyo. Let's watch this. Roll vid. Yan, mga kabrigada, mga nidaog sa ato ang Manood at Manalo Brigada TV may papremyo promo natin sa atin ng Brigada TV. Sina Vanessa Tangaro, Swenny Santiago, sumabit yung kamay ko sa bakal. Masakit. Yan. Check nyo po, baka kayo yung winner dyan. Oh. Dala lang kayo valid ID at saka yung kalahati ng coupon ninyo para maklaim po ang inyong papremyo dito sa Brigada Complex sa NLSA Road. Samantala, mga kabrigada, narito na ang ating hatawanan. May nag-hashtag plum. Dried na masyado, luma na. Baka last Mother's Day pa yun. Thank you. May nag-hashtag bulat sa iyo. Dito ba siya sa sarangga? Ah, oo. Sa Kapitol. Paano po ito kay Adelaide? Mielda, kung sino itong babae ko. Ang cute. Sige, mga kabrigada, padayon na nagadawat ang donasyon ng Brigada Foundation Incorporated alang nga sa mga kabrigada tanga na hinahanglan ng kinabang. Alang sa cash donations, mamahimo po itong i-deposit sa Kabrigada Foundation Incorporated na may security bank account number 00003784012. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mamahimo sa kamong magpamiyembro, aran mamahimong Brigada Volunteer. Samantala, mga kabrigada, pwede nyo kaming i-like sa aming Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Just In. At syempre, pwede nyo rin kaming i-subscribe sa aming YouTube channel, ang Brigada News TV Official, para pwede ninyo balik-balikan ang mga programa sa Brigada TV. O follow me on Facebook, DJ Justine Manansala, or yung ating Facebook page na Just In. Manood kayo ng Brigada Tanghali sa iyo mamayang alas 12 ng tanghali, at may replay yan ng alas 8 ng gabi. Mga kabrigada, dagang salamat kay nakikitsikan ang pud mo sa kuha dinhi sa Just In. Adlaw-adlaw, huwag papabitin, dapat always in. Sa, si, ako po, si DJ Justine Manansala, Just Out. Just In.